Welcome back again to our channel. Bago natin simulan ng ating kwento, ay maaaring pakilike ng ating video, subscribe to our channel, and hit the notification bell for more updates! Ang ating panibagong kwentong pinamagatang Unexpected Love. Sa ilalim ng isang madilim na maliwanag at mainit na silid, magkasabay na gumagalaw ang dalawang hubad na katawan, tulad ng mga jigsaw puzzle. Akmang-akma sila sa isa't isa. Umaalingasaw ang amoy ng pawis sa hangin, kasabay ng mahinang halimhing at daing sa tahimik na silid. Napuno ng tunog ng kanilang matinding pagtatalik ang silid. Sa lasing at hindi nakatutok ng mga mata ay tinitigan niya ang gwapong lalaki sa itaas niya nang marating niya ang kanyang kasukdulan. Sophia's Fov. I stormed off to the bathroom dahil sa lihim na pangungutya nila sa akin. Honestly, sanay na ako sa childish act nila, but today I'm in a really rotten mood for their act. Naramdaman kong bumukas ang pinto ng restroom sa likod ko, pero hindi ko ito pinansin habang nakatingin ako sa refleksyon ko sa salamin. Sa mismong oras na iyon, ay tumalsik ang tubig sa akin. Ano ba yan? Sigaw ko. Oh, sorry, hindi ko napansin na nakatayo ka pala dito. She is laughed out sa nakakainis niyang mataas na boses. Si Lay ay isa sa mga war freak sa trabaho. At kailanman ay hindi ko siya nakasundo. We all know she is our boss whore, that is why she walk around like she owning the place. Well, if you can't see me, then you better get your eyes fixed. Oh, di kaya alisin mo yung fake lashes mo, kasi nakatakip siya sa mga mata mo. Sagot ko sa nakakainis ding paraan, kinausap niya ako, na ginagaya ang boses niyang bimbo. Anong sinabi mo? Galit na tanong niya. Don't tell me hindi mo narinig. Bingi ka ba? Dahil it will be very sad kung parehong walang kwenta yung mata mo at tenga mo at the same time. Sagot ko na parabang awang-awa sa kanya. Mabilis kong naramdaman ang isang kamay na nakadikit sa aking mukha at isang mainit na sampal sa aking kaliwang pisngi. Tulad ng isang robot na naubusan ng baterya, nakatayo ako doon na nakaglue sa parehong posisyon habang ramdam ko ang sakit. Walang awa kong ibinalik ang pabor sa kanya habang sinasampal ko siya sa kanyang mukhang sakal sa makeup. Mukhang gulat na gulat siya and wanting to attack me, but I'm too good for her sloppy fight. Nagkukumpulan ng ilang staff sa labas ng restroom. Ibang-iba ang itsura niya sa dati niyang sarili. Magulo ang makeup at nabasa ang kanyang damit. Sayang at sayang lang na hindi niya kayang tiisin ng special treatment ko ng mahigit 5 minuto. Ilang araw na akong nangarap para sa mga pagkakataong tulad nito. Anong nangyayari dito? Isang mabagsik at pamilyar na boses ang nagsabi sa itaas ng ingay, na agad na nagpatigil sa lahat. Si Mr. Ramos ay kilala sa kanyang pagiging promiscuous. Sinampal ni Sophie si Lay. Sabi naman ni Kat, best friend siya ni Lay kaya expected na hindi siya magdadalawang isip na isumbong ako sa amo namin. Tinitigan niya si Lay na nakasandal pa rin sa dingding na nakahawak sa namumulang pisngi nito.
Sumunod kayong dalawa sa akin. Sabi ni Sir, at tumalikod na sa direksyong pinanggagalingan niya. Ngayon ay baka mas matindi pa ang mangyari sa amin. Medyo matagal na din akong nakatayo habang pinapanood ko si Lay na umiiyak sa opisina ni Mr. Ramos. Bakit ka umiiyak ng walang dahilan? Wala akong nabasag na buto mo. At diyan ka pa talaga umiiyak na parang batang paslit? Inis na sabi ko sa kanya na hindi pinansin ang kanyang nakakakilabot na pag-arte sa harap ni Mr. Ramos. How dare you talk to her like that in my presence? Galit na sabi ni Sir Ramos sa akin. Dahil na may namamagitan sa inyo, diba? Kaya ganyan na lang kayo ka-concern sa kanya. Kahit kilala nyo naman ang tunay na ugali niyan. I get drill! Sigaw ko pabalik sa kanya. Namutla ang mukha nila sa kapuruhan ko. Tapos na ako sa kung paano nila ako itrato at ang tanging dahilan na lang kung bakit pa ako nandito ay dahil kailangan ko ng pera. Pero wala na akong pakialam. What did you just say? Kumukulo sa galit niyang tanong. That she is your whore. I wonder kung anong gagawin ng asawa mo pag nalaman niya. Sagot ko sa kanya. Sophie, lumayas ka na sa harap ko. Kapag tumapak ulit dito, makakatanggap ka ng letter from our lawyer. Nanginginig na sabi ni Mr. Ramos na parabang ang layo ko sa kanya. Okay. Sabi ko at siniringan ko siya bago lumabas ng opisina niya para ayusin ang mga gamit ko. Isa lang naman ang totoong kaibigan ko dito. And I'm sad to leave her. The rest of the staffs seems to be happy at my dismissal. Binuksan ko ang radyo habang nagmamaneho ako palabas ng parking lot. At sa huling sulyap sa gusali, ay binilisan ko ang takbo papunta sa inuupahan kong apartment. Naligo muna ako, saka nagpainit ng pagkain bago ako denial si Hannah at si Rhea, but they didn't pick up. So I left them a message. Sila ay naging kakampi ko simula noon. Naaalala ko, magkakilala na kami simula high school. Sa kabutihang palad, pareho-pareho kami ng kolehiyo. Si Hannah ang protective at possessive. Si Rhea ang guardian angel namin at pinakamayaman sa aming tatlo. Samantalang ako naman ang matigas ang ulo at ang magulo sa aming tatlo. Napasubsob ako sa unan habang nagdadalamhati sa pagkawala ng trabaho ko. Ano nang gagawin ko? Kailangang bayaran ang mga bayarin sa nursing home ni nanay. I will figure it later as I drift off to sleep on my tears at basang-basa na ang unan. Nagsimulang mag-ring ang phone ko sa tenga ko dahil para magising ako. Kinusot ko pa ang mga mata ko bago ko inabot ang cellphone ko. Sophie, baby girl, busy ako kanina kaya hindi ko nasagot ang tawag. Kumusta ang trabaho ngayon? Hannah's cheerful voice drift into my ear, chasing my last straw of sleepiness away. Ang napakalambing na boses ni Hannah ay talagang masarap sa tenga. But remembering my biggest problem at the moment, I couldn't stop my from positive vibe. Hannah, inalis na ako ng amo ko sa trabaho. Pagpapaalam ko sa kanya, at siya ay labis na nalungkot at nagalit. Bakit? Anong nangyari, baby? Hindi mo naman siya pinatulan, di ba? Nagtatakang tanong niya.
Kung iba ang sitwasyon, ay matatawa na sana ako. Sa tanong niya pero kilalang kilala niya ako at kung ano ang kaya ko. Hindi, pero sana binugbog ko na lang sila ng lumang bag ng basura. Galit na sagot ko. Ano bang dahilan? Mahinang tanong niya ulit this time. Humiga ako ng nakakunot noo habang kinokwento ang nangyari sa pagitan namin ni Lay na naging dahilan ng pagkawala ng trabaho ko. Tama lang yun sa kanya. Sama-sama ng ugali niya. Huwag kang mag-alala. Sabay tayo maghahanap ng trabaho. Sige. Masayang sabi niya. Hannah is a ride or die type of friend. If not Rhea, we would both have end up screwing ourselves over. Nakausap mo na ba si Rhea? Tanong niya. Hindi ko pa nakakausap si Rhea ngayon. Nakausap mo ba siya? Tanong ko sa kanya nang maalala kong hindi pa sinasagot ni Rhea ang tawag ko. No, I haven't. I will try contacting her. Baka pwede tayong tumambay sa mamayang gabi. She said in her cheerful voice. Wala ako sa mood tumambay. Parang magdamag na lang akong tutulog. Wait nga, mukhang maganda ang mood mo ngayon ah. Naka-jackpot ka? Curious kong tanong kay Hannah. No, I'm naturally bad mood nga ako eh. But I don't want to spread the vibe. So, I decide to kill the bitterness. Mahinang sagot nito. Ay siya, sige. We should all hang out tonight. Kailangan natin yan. Deserve din naman natin na magkaroon ng break kahit isang gabi lang. Sabi ko nang maramdaman ko ang pagtama sa isip ko ng club. Okay, susubukan ko ring tawagan si Rhea. Sagot nito sa kapinatay ang tawag. I crave a hot shower. Tiningnan ko ang orasan at mag-aalas 5 na ng hapon. Ibig sabihin, 2 oras na akong tulog. Habang naliligo ako ay nakatanggap ako ng mensahe mula kay Hannah. Binalot ko ng tuwalya ang basa kong buhok. Meet us at the regular place in an hour. Simpleng chat niya sa akin. Oops, wala pang 1 oras para maghanda. Ngayon, I decided to go with black. Nagsuot lamang ako ng fitted na black dress para naman makita ang aking body shape. Napagpasyahan kong kompletuhin ito gamit ang 1 itim na heels at mabilis lamang din na nag-makeup. Hindi gaanong makeup pero pulbos lamang, contour at 1 pulang lipstick. Sinuklay ko ang itim kong buhok at hinayaan ko itong malayang bumagsak sa aking balikat. Hindi ako magmamaneho ngayong gabi dahil sigurado ako na hindi ko kayang mag-drive pa uwi. Nilock ko ang apartment ko at biglang dumating ang tawag ni Hannah. Nasaan ka na ba, Sophie? She snapped at me the moment the call connected. Papunta na ako. Naghihintay ako ng taxi driver. Sagot ko bago niya ako sigawan. Bilisan mo na! Nagmamadali akong lumabas ng 1 taxi at nagpark sa harap ko. Sa hindi kalayuan sa akin ay natanaw ko ang sasakyan ni Rhea na nakapark at si Hannah ay nakaupo sa bonnet. Pumasok kaming lahat sa club na may malakas na musika at may lumapit sa amin na waiter habang nakaupo kami. Ladies, anong gusto nyo? Nahangiting tanong niya sa amin. Magiging maayos ang margaritas.
Sagot naman ni Hannah. Pagkatapos uminom ng maraming margaritas at ilang red wine, pumasok kaming lahat sa dance floor. Sumayaw kami para maglagay ng kasiyahan. Bumalik si Rhea sa table namin pero nagpatuloy kami ni Hannah sa pagsasayaw. Ang paglalasing ay mayroong kakayahang guluhin ka nang wala ang iyong pahintulot. Nagpunta si Rhea sa kanyang kotse at sumunod na din si Hannah. Naghihintay ako sa labas ng club na nanginginig sa aking mga paa. Inalis ko muna ang aking heels dahil pakiramdam ko ay nagsusugat na ang mga paa ko. Isang itim na sasakyan ang huminto sa harapan ko at hindi ko na din naaaninag ng maayos. Nabinuksan ko ang pinto ng sasakyan na napagkamalan kong taxi na hinihintay ko. I rattled my address off to the driver as I sit down sloppily. It is not my fault, parang lumaki ang mga bagay ngayong gabi. Ang pagpasok sa sasakyan ay hassle. Dahil akala ko ay masyadong malaki ang sasakyan, kaya't nakahinga ako ng maluwag pagkatapos kong makaupo. Kanino kayang sasakyan ang nasakyan ni Sophie? Tunay nga kayang taxi ito? San kaya siya dadalhin ng driver na ang itim na sasakyang iyon? Para sa mga susunod pang kaganapan, maaaring pakilike ng ating video, pindutin ang subscribe button, ganun na rin ang notification bell for more updates!